magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang diyayang pangako niya'y sumilay na. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga pinagkakautangan ng loob. At ganyan din po ipanalangin natin ang bawat isa na maligtas tayo sa panganib, sa pinsala ng bagyo, at ipanalangin natin ang mga kapatid natin na naapektuhan ng bagyo. Alalahan din natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginaganap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang kanyang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang tatlong araw,
inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudiyo sa lungsod. Nang magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawang laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinitawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudiyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako sa tinikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati." Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit, naroroon ang kanyang trono. At magbuhat doon ay pagmamasdan ang lahat ng tao, walang maliligid anuman ang gawain ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat sa gawang mabuti siya'y nalulugod, at sa piling niya mabubuhay silang sa kanya'y sumusunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritu susubo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?" Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito, at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus.
na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Tayo pong lahat ay mga mananampalataya. Tayo ay mga lingkod at alagad ng ating Panginoon. Ngunit iba-iba ang pamamaraan ng ating paglilingkod. Iba-iba ang pamamaraan ng ating pagsunod sa Kanya at pagtupad sa Kanyang utos. Si San Pedro, nag-alay ng kanyang buhay sa Panginoon hanggang siya rin ay ipinako sa krus. Si San Juan, ang minamahal na alagad ni Jesus, ay buong buhay na nagpatotoo sa buhay ng ating Panginoon. So ano po ang aral na makukuha natin dito? Hayaan niyo pong bigyan ko kayo ng dalawa. Una, lahat tayo ay alagad ng Panginoon. Alam naman natin ito, kaso kung minsan ito'y nakakalimutan natin, kaya kailangang ipaalala. Alagad tayo ng Panginoon. At bilang alagad, tayo ay tinatawag na maglingkod. Maglingkod sa Panginoon sa anumang paraan. Maglingkod tayo kahit saang lugar man tayo ipadala ng ating Panginoon. Maglingkod tayo sa ating kapwa. Maglingkod tayo sa abot ng ating makakaya. Ngunit sa ating paglilingkod, hindi nararapat na ikumpara natin ang ating sarili sa iba. Kung sino ang mas maraming ginawa, kung sino ang mas nakakaangat, kung sino ang mas dakila, kung sino ang mas mabuti, kung sino ang mas pinagpala. At higit sa lahat, wala tayong karapatan o hindi dapat nating ikumpara ang ating sarili sa iba pagdating sa kabanalan o sasabihin natin mas banal tayo sa iba sapagkat ang pagsunod, paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi yabangan, hindi inggitan at hindi kompetensya. Kaya nga po, alibawa, tayo ng lahat na nandito. Ako bilang isang pari, meron tayong guard, meron mga nagtitinda ng bulaklak, merong nagsaserve, may seminarista. Kayo, mga magulang, mga anak, hindi natin pwedeng sabihin, ah, mas banal ako dito sa isang ito. O mas banal ito sa akin. Hindi natin dapat inikumpara yung ating sarili, lalong-lalo na pagdating sa kabanalan. Sapagkat kanya-kanya tayo ng pamamaraan ng paglilingkod at pagpapakabanal, iba-iba yung ating ginagawa. Ngunit ang ating ginagawang ito ng pagpapakabanal ay pagpupuri at pagpaparangal natin sa ating Panginoon. Hindi yabangan, pataasan o kompetensya ang paglilingkod at pagpapakabanal, kundi dapat tayo ay nagtutulungan at sama-sama na naglalakbay tungo sa buhay kabanalan. Ikalawa, napakadakila ng ating Panginoon. Sabi nga po sa ating ebanghelyo, at marami pang ginawa si Jesus, na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. At mga minamahal ko mga kapatid, magpahanggang ngayon, ay patuloy na gumagawa ang ating Panginoon ng mga dakilang bagay. Hindi tumitigil ang pagbuhos ng biyaya. Hindi tumitigil sa pagmamahal sa atin ang Panginoon. Lagi pa rin siyang naririyan para sa atin. Sa inyo, sa atin. Ano kaya ang masasabi nating biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? Nitong mga huling araw, nitong mga nakaraang araw, nararamdaman pa kaya natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay? Na-appreciate pa kaya natin ang mga pagpapalang ito
o dahil sa mga hinihingi natin, sa mga pinagdarasal natin, nakakalimunan na natin i-appreciate yung mga ibinigay sa atin, yung mga mayroon tayo. Hindi na natin nakikita yung kadakilaan ng Diyos, kundi yung kadakilaan na ng ating pangangailangan. Yung pangangailangan na lang natin lagi ang ating nakikita. Doon na lang lagi nakafocus yung ating atensyon at wala na sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin at sa mga milagro o natawag nating blessings na ibinibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Kaya mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa pagpapatuloy natin ng banal na pagdiriwang na ito, ang bawat isa nawa sa atin ay maging mabuting alagad ng ating Panginoon. Patuloy tayong maglingkod at patuloy na magpasalamat sa mga dakilang gawa ng Diyos sa ating buhay at walang hanggan tayong magpasalamat sa pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa atin. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa banal na paghahain ito, may handa nawa ang aming kalooban nang pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang paglukluk sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya ay hindi na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon.
sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alam. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. 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 Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Oh, Panginoon,
pinagmamasdan ko ang langit na gawa ng iyong mga kamay. Ang buwan at mga bituin na sa langit yung inilagay. Tanga nga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinabungi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kaya silang ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin. Kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo, ay makapagbago nawa sa aming kalooban. Sa pagsisikap naming ang lumay talikdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mahigpit po tayong pinag-iingat sa mga lumalabas na fake Facebook accounts na nagpo-post sa ating mga official na video testimonies. Hindi po yan galing sa pambansang Dambana at kailanmay hindi maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay ang sibahan. Tayo pong lahat ay pinag-iingat. Ikaapat, bahagi po, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-dalawa ng hapon. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Puso ko'y napupuri, napupuri sa Panginoon. Magagalak ang aking Espiritu sa kita.